Muling nagdulot ng masayang pagsasama-sama ang ginanap na Invitational Fellowship Meal and Gift-Giving Program sa Cavite Mission. Ito ay ang ikalawang pagkakataon na magkaroon ng ganitong pagtitipon kasama ang mga pastor and church leader mula sa iba't ibang religious denomination sa lalawigan ng Cavite. Ang mahalagang layunin at kabuong detalye, balitang may pag-asa ni Patrick Vista. Sa pangalawang pagkakataon, naging matagumpay ang Invitational Fellowship Meal and Gift Giving para sa mga pastor sa iba't ibang denominasyon dito sa Cavite. Nagsimula ang pangalawang fellowship meal and gift giving sa isang devotional message na hatid ni Pastor Marvin Diaz at sinundan ng mga dedicatory thanksgiving messages ng mga namumuno at mga pastor sa iba't ibang denominasyon sa Cavite. Ang programang ito ay dinaluhan ng mga iba't ibang miyembro, namumuno sa iglesia at mga delegado mula sa Born Again, Baptist, Methodist, UCCP, Anabaptist, Unida, Pentecostal, Roman Catholic at mga imam na umabot sa bilang na 301. At sa pangunguna ni Pastor Jimmy Ramirez, Director ng Cavite Mission Publishing Department, nakapagbigay ng 292 na mga regalong libro para sa mga delegates mula sa iba't ibang denominasyon. Sinundan naman ito ng health lectures hatid ni Dr. Tamateo. Today is a very important event that I have experienced. And kasama ng maraming mga pastors from different denominations, napakahalaga na paalalahanan uli kami about the important role that we have as pastors, shepherds of God's flock in our respective local churches. Nagkakaroon ng connection ang isa't isa, not just in an intimate way but a very personal manner. Nagkakaalaman din ng mga bagay-bagay na nai-offer ng bawat isa, lalo tigit sa grupo ng Seventh-day Adventist, ano, na ito'y malaking bagay para sa amin. Dahil nabubuksan ang aming kaisipan na hindi lang manggagaling sa isang denomination o church ang para makatagpo ang pangangailangan ng katawan ng ating Panginoon. Actually, second time ko na yun. Talagang nag-aabong din talaga ako, no? Sana every year. Kasi nabibless ako. Bukod sa nadaridagan ng idea, no? Nabibless ako doon sa mga mensahe, sa mga health forum, at sa mga yung inyong pag-appreciate sa amin. Bagamat iba ng denomination. Pero natutuwa ako at talagang nagagalak ako kasi nagiging bahagi kami ng ganito activities ng inyong programa. Malaking bagay kasi as a body of Christ, ibig sabihin ay ano man yung mga mangyayari o mga sumari natin kaharapin, pero tayo mga network na pwede natin hingin ng tulong o pagdating sa panalangin, maraming susuporta, no? At hindi ka nag-iisang lumalaban sa sistema ng daigdig natin ginagalaw, mundo natin ginagalaw. Pwede mong asahan at talagang tutulungan ka sa maraming bagay na maaaring kailanganin natin pagdating ng mga darating pang-araw at panahon ng buhay natin, paglilingkod sa Panginoon. Hatid ang balitang may pag-asa mula dito sa Silang Cavite. Ako si Patrick Vista, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News.